kasama na nga natin ngayon ang napakagandang Miss Kylie Verzosa! Hello, hi, Kylie! Welcome back, Kylie! Thank you so much! How are you this quarantine? I'm doing good. Happy naman. Happy ako na nakabalik ako dito. So, first work mo ba to after quarantine? Actually, oo. First interview, first work ulit. So, masaya, masaya ako. Parang kahit maaga, parang excited ako bumangon. Yun yung pakiramdam ko. Okay. So, ito na ba ang iyong new normal na outfit? Yes! Yung, ano tawag nyo naman si Carlos? PPE! PPE. PPE. Gusto ko sana makulay, PPE. Parang very tama lang sa panahon. Yeah. Okay. Tsaka ngayon, maraming stylish na PPE na pwede gamitin. So, kasi yung mga designer gumagawa na rin nila. Yes, iba-ibang designer yung gumagawa na. So, yes. So ito na nga, kasi sa VTRs na pinanood natin kanina, talagang ito yung matinding nararamdaman during lockdown. So, sorry if a flashback lang. Flashback? Is a back Thursday? Flashback lang natin yung nangyari. Gusto ko kasi mag-sorry kasi hindi to basta-basa kasi na yung 23 years old ka pala, meron ka pala na experience sa matinding kalungkutan. Ano ito? Yung oo eh, parang nung naiisip ko siya kanina, parang ang bigat-bigat ng pakiramdam ko nung when I was going back through it. Yung pakiramdam na ayoko na bumangon sa umaga. Yung parang ang bigat-bigat sa pakiramdam. Yung pakiramdam ko wala na akong kwenta. Okay. Ganun yung mga, that was how I was feeling before. And alam mo yung pakiramdam na there's such a big cloud na ang bigat-bigat na parang yung buong mundo nasa iyo na wala ka nang magawa. Yun yung parang matinding kalungkutan na lasted for more than 2 weeks. Yung sa akin nga, 6-7 months. Sobrang tagal. Kylie, sa tingin mo, ano yung cause nitong mga nararamdaman mo that time? Yung iba-ibang cause kasi ng depression ng ibang tao. So yung sa akin po, yung sa tingin ko, yung naramdaman ko was an accumulation of everything. It wasn't just one thing, pero siguro yung problems with, I was very young, so I was in the middle of, ano bang purpose ko dito? Happy ba ako sa trabaho ko? Ang dami kong kune-question sa sarili ko yung gusto ko ba ito yung line of work ko, trabaho ko, my purpose in life. And I always tend to be an overthinker. So, iba-iba from family to may ibang tao na financial, yung rason na pagiging depressed nila. Ako, lahat. I was an out of college, after college. I graduated university. Pumasok ako sa pagiging model. So, may isip mo, wow, ang ganda ng buhay pag pagiging model. Nag-travel ako ng world. Pero, parang wala pa rin saysay yung buhay ko. Hindi ako masaya. Parang empty pa rin. I felt so empty na parang may kulang talaga sa buhay ko na sinasabi ng ibang tao sa akin, bakit? Maganda ka naman, matalino ka naman, yes, yung kapag-ubod okay. Family. Bakit ganyan yung nararamdaman mo? Mm-hmm. Pero, hindi eh. May kulang sa akin. Oo. Na hindi ko pa nahanap, hindi ko pa na-fulfill. So, yun, dumaan ako sa depression. But, realizing that now, yun pala yung mga, yung rason. So, anong ginawa mo nun na nalampasan mo? Kailangan ko muna i-acknowledge sa sarili ko na may sakit ako. Okay. Na-depressed tanggapin ako. Mo sarili mo. Dun, once I accepted na depressed ako, baka kailangan ko ng tulong. Baka ito na yung oras na I ask people for a helping hand. Okay. So, dito na ako nag-reach out to a psychiatrist. Okay. Talk therapy. Doon ko nalabas lahat ng emosyon ko, lahat ng trauma ko sa past, kung meron man. And, yun, just talking about it really helped and really made me feel better. What also made me feel better is nung nakausap ko isang tao na, nalampasan ko na yan. Parang I went through it as well. I wasn't alone. Hindi ka nag-iisa nung tao. Doon yung parang, okay,
hawak-hawak, parang hawak kamay tayo. Let's go through this together. Mm-mm. So, yun yung mga... Ang saya. Oh. Eventually, I got through it, pero mahirap. Sobrang hirap. It took me 6-7 months. Mm-mm. Yes. But with the help of the family talaga, with importante talaga. With the help of talaga. A good family, good friends. Pero when you're depressed, you tend to go away kasi from your family. Hindi mo maramdam... Hindi mo ma-explain kung anong nangyayari sa'yo. So, you tend to... And it's not your fault. You tend to veer away from your family. Kinakausap ka ng parents mo. Tahimik ka lang. Yung your family and friends may find you weird. Diba? So you tend to go away from your family. So yung kailangan, yung awareness talaga na gusto mong gumaling, ikaw na lang may reach out sa mga tao. Kaya nga talagang advocacy mo ang sa mental health awareness. Yes, yes. Dahil talagang napagtugumpayan mo ito at gusto mo rin makatulong sa kapwa. Pero kasi pala, bumabalik-balik pala ito kahit napagtugumpayan mo na. Opo, yung depression, I always call it, you live with it. Andyan lang siya eh. Parang andyan, alam mo na pwede siyang bumalik. So ngayon, mas alam ko na yung mga nagtitrigger sa akin. Mas aware na ako sa mga bagay-bagayan na maaari mangyari sa akin. Yes, okay. Na pwede mong maramdaman muli. Yes, so, gaya ng, alam ako, I get triggered when kulang ako sa tulog or kapag sobrang stress na ako sa work. So this is when I take my time to step back, yung alagaan ko muna yung sarili ko. Ayan. Parang more self-love or talking to yourself kindly and nicely. Kasi usually when you go through these things, yung negative things, ang dami mong lalagay sa ulo mo na hindi ka magaling, hindi ka maganda, you're not enough. So it was a long self-journey towards discovering myself more, correct, making myself better. Ito, pag nakakaramdam ka ng talagang matinding lungkot, ano yung mga bagay na halimbawa ginagawa mo, tapos parang wala na lang gana? Lahat ba? Yes, kapag depression, wala akong gana. Yung mga music na usually na nagpapasaya sa akin, when I dance to it, ngayon parang wala na akong gana. Wala na akong gana makipag-usap. Ayoko na sa mga bagay-bagayan na that used to make me happy. Wala akong gana sa kahit ano. Kahit sa taong nagpapatawa sa'yo ng sobrang tawang-tawa. Wala na talaga. Masasabi mo ba, Kylie, itong quarantine, bumalik o hindi? Nag-alala ka ba? Masasabi ko na sa dami kong pinagdaanan, it's been so many years. Alam ko na kasi mas aware ako sa mga triggers na nangyayari. And especially this COVID season, we're nasa loob lang tayo ng bahay, so wala tayong masyadong magawa. It's normal for us to feel certain signs of anxiety or small signs of sadness or depression that may start to depression. Gaya ng change in sleeping habits, correct, lagi tayong kumakain, parang lagi na lang tayo nasa social media. Para sa akin, kasi napaka, when you don't use it efficiently, napaka toxic minsan. Dahil unconsciously, we compare our lives to what we see online. Totoo yan. Diba? Tapos, ito nga na lockdown tayo. Sabi mo nga kasi kanina, nandyan lang siya eh. Nandyan lang yung depression. Pwedeng biglang singitan ka ulit ng depression. Pwedeng hindi. Pero...